kwentong kababalaghan ay naging bahagi na ng kulturang Pilipino. Ang mga kwento tungkol sa aswang ay isa lamang sa mga kwentong nagpasalin-salin sa henerasyon ng ating mga ninuno. Totoo bang may aswang? O sila'y haka-haka lamang? Marami ang naniniwala na sila'y totoo dahil sila mismo ay nakakita na nito. Ang aswang ay isang pangmitolohiyang nilalang sa mitolohiyang Pilipino kung saan ito ay pinaniniwalaang kumakain ng laman loob ng tao tulad ng puso o atay at ng ibang mga hayop. Sa araw ay para lamang silang mga karaniwang tao. Pero pagsapit ng dilim, sila ay nag-aanyong hayop katulad ng aso, pusa o ibon upang hindi mamalayan ng tao na sila ay nasa paligid lang. Meron tayong iba't ibang uri o klase ng aswang. Manananggal. Nahahati ang kanyang katawan sa dalawa at nagkakaroon ng pakpak gaya ng isang paniki kapag bilog ang buwan. Tik-tik. Nilalang na may kakayahan na pahabain ang kanyang tila na siya niyang ginagamit upang makuha ang sanggol na nasa sinapupunan ng isang buntis na babae. Bangkilan. Isang magandang dilag na nag-aanyong aso o baboy. May kakayahan silang gawing aswang ang karaniwang tao sa pamamagitan ng pagsalin ng perlas na itim mula sa kanilang bibig sa taong nais nilang maging aswang. Asbo. Ito'y aswang na may kakayahang magpalit anyo bilang malaking aso. Karaniwang pangontra sa aswang ay ang bawang o asin. Sinasabitan ng bawang at sinasabuyan ng asin ang bawat sulok ng bahay gaya ng pintuan at bintana upang hindi makapasok sa loob ng bahay ang aswang. Mabisa din panlaban sa aswang ang buntot ng page at manunggal. Ang manunggal ay vine na makikita sa tabi ng ilog na may napakapait na sap. Ang sugat na likha ng mga ito ay hindi kayang pagalingin ng laway ng aswang. Sinasabi din na pag meron ka daw tanso o copper sa katawan mo, ay hindi ka kayang lapitan ng aswang. Ang bendita o holy water ay isa ring pangontra, sapagkat ang pagsaboy nito sa kanila ay nagdudulot ng matinding pagkahapaso sa kanilang balat. Paano ba malalaman kung may aswang sa paligid? Ang huni ng ibong tikling sa gabi, kasabay ng walang humpay na pagtahol ng mga aso, ay nangangahulugang may aswang sa paligid. May mga palatandaan para mo makilala ang isang aswang. Sa araw ay para lamang silang mga normal na tao, na kung papansinin mo ay laging nakatungo ang ulo at hindi makatingin ng diretso. Makikita mo sa kanilang mga mata na ang refleksyon mo ay baliktad. Bihira silang makipag-usap at makihalubilo sa tao at madalas ay nasa kanilang bahay lang sila pag-araw. Tumingin ka sa iyong paligid. Baka ang isa sa mga nakakasalamuha mo ay kabilang sa kanila.